Magsi tayo ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipo ng ating Panginoong Hesus upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit. Patuloy nating ipinagdiriwang ang Kanyang muling pagkabuhay. At ngayong linggong ito, ipinagdiriwang natin ang mabathalang awa ng Diyos. Hilingin natin sa Panginoon na tayo'y patawarin niya, na tayo'y makakamit ng kanyang kapayapaan at kaluwalhatian. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Thank you.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid nananatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat nang sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalusalong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugda ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos, dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa poon, sila'y napipilan. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginooy siyang lakas na patnubay. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil sa nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpapamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa
mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito,
ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumayin niyo ang kapayapaan. Kung papaanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas, ang tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas na mga pako sa kanyang mga kamay at maisuot dito ang aking daliri, agad hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumayin niyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tignan mo ang aking mga kamay. Ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga anghel. Ngunit hindi natatala sa aklat nito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno at tayo'y narito upang magpasalamat dahil kung hindi siya muling nabuhay, walang saysay ang ating buhay. Pero gayon na lamang tayo kamahal niya, kaya't muli siyang nabuhay para sa ating kaligtasan. Kaya nga't sa araw na ito ng Linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan, araw ng banal na misa, sama-sama tayong magbigay papuri, parangal at pasasalamat sa ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At hindi pa rin uli ang lahat, Happy Easter po sa inyong lahat. Naku, parang walang buhay ah. No? Happy Easter eh, muling pagkabuhay. Pakita natin kay Jesus Nazareno na buhay ang mga deboto. Happy Easter po sa inyong lahat. At pakibati ang bawat isa ng Happy Easter. At sama-sama tayo magsabi, Alleluia! Praise the Lord!
Palakpakan natin muli ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. At napakaganda po ang araw na ito, ikalawang linggo sa muling pagkabuhay ng Panginoon, ay ipinagdiriwang natin ang Divine Mercy Sunday. Ang linggo ng mabathalang awa. Awa ng Diyos. Sabihin nyo nga po, may awa ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kaawaan ka ng Diyos. Ito ang mabuting balita sa atin ngayong linggong ito. Ito ang patuloy na iniahatid sa atin ni Jesus Nazarenong muling nabuhay. Sa ating pagninilay, dalawang tanong ang nais kong pagbulay-bulayan natin sa linggong ito. Bakit iniwan ni Jesus Nazareno ang mga sugat? At ang ikalawang tanong, bakit hinanap ni Tomas ang mga sugat ni Jesus? Ano bang meron sa sugat ni Jesus Nazareno? Bakit iniwan ni Jesus Nazareno ang mga sugat? Nabuhay na siyang maguli. Luwalhati na siya. Bakit iniwan pa niya yung mga butas sa kanyang kamay, paa at tagiliran? Kayang-kaya niyang burahin yun. Eh nabuhay na nga siyang maguli eh. Ano pang hindi niya kakayanin? Diba tayo nga eh, kung pwede lang burahin lahat ng mga peklat, tigyawat, no? Kung ano-ano mang mga balat, no? Kung ano-ano mga pinapahid natin, kung ano-anong ginagawa natin para kuminis ang ating mga balat. Pero bakit si Jesus Nazareno iniwan niya? At napansin niyo po, pagkatapos niyang batiin ng mga alagad ng kapayapaan, wala pang sinasabi yung mga alagad. Ipinakita niya agad yung mga sugat niya. Yun ang una niyang ginawa. Ipinakita niya ang mga sugat niya. Bakit? Sapagkat gustong ipakita rin sa atin ni Jesus Nazareno, ang maluwalhating Panginoon ay hindi nahihiwalay sa sugatang Panginoon. Opo, mga kapatid, magkatambal ang sugatang Jesus at ang maluwalhating Jesus. Minsan nakala natin, ang maluwalhati, ang matagumpay, ay yung makinis, maganda, makisig, malinis. Pero ipinapakita sa atin, kakaiba ho ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos natatagpuan sa sugat. Nasugatan sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng kabutihan, sa ngalan ng katarungan, sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ng awa. Hindi ba't ganyan din ang nakikita natin sa imahe ng ating mahal na pong Jesus Nazareno? Siguro nga kaya napakalapit ng puso natin sa Kanya sapagkat nakikita natin siyang sugatan, nahihirapan. Pero dyan din natin nakikita ang Kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. May mga taong hindi nasusugatan dahil walang ipinaglalaban sa buhay. Pagharap natin kay Jesus Nazareno, natitiyak ko, makikita pa rin natin ang mga sugat niya. Pero baka tanungin tayo, nasaan ang sugat mo? Walang makapapasok sa langit nang walang sugat. Huwag ho kayong matakot kung kayo nasusugatan sa buhay. Sapagkat sa mga sugat na yan, diyan natin na ipapakita ang pakikiisa natin
kay Jesus Nazareno. Pagdating ng panahon, nandun na tayo sa pintuan ng langit, sasalubong siya sa atin. Makikita natin ang kanyang mga sugat, ang sugat na natamo niya para tayo maligtas. Sana pagharap natin sa kanya, masabi din natin, ito po ang mga sugat ko dahil sinikap ko pong sumunod sa inyo, mahal na Panginoon. Sinikap ko pong maging mabuting asawa, maging tapat na magulang, maging masunuring anak. Sinikap ko pong maging maayos ang aking kabuhayan. Sinikap ko pong magpatawad at tumulong sa aking kapwa. Mahirap po, nasusugatan ako madalas. Pero ito po, mahal na poon, ang aming mga sugat. Sapagkat alam namin, ang sugat ang maghahatid sa amin sa kaluwalatian. Sapagkat hindi naiiba ang sugatang Jesus at ang maluwalhating Jesus. Kaya nga, makikita niyo dun sa tabi ng kumpisalan, yung larawan ng divine mercy. Ano ang ipinakita ni Jesus kay Santa Faustina? Ang kanyang sugat. Mula sa kanyang sugat, bumubukal ang awa at pag-ibig ng Diyos. Umaagos ang pagpapatawad at kapayapaan ng Diyos. Kaya huwag niyong tatakbuhan ang sugat na yan. Huwag kang susuko kapag nasusugatan ka. Huwag kang kakalas kay Jesus Nazareno sapagkat ang mga sugat na yan ang lalong magpapalapit sa atin sa Kanya. Ikalawang tanong, bakit hinanap ni Tomas ang mga sugat? Di ba sabi sa kwento, wala si Tomas, absent nung nagpakita nung unang beses si Jesus Nazareno. Kaya sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat niya, hanggat hindi ko naisisilid ang aking kamay sa mga sugat niya. Bakit hinanap ni Tomas ang sugat ni Jesus? Tasabihin siguro natin, tinitiyak niya na yung nagpakitang iyon ay si Jesus. Baka mamaya impostor. Baka kung sino lang yon, kaya gusto niyang makita. Yan ba yung pinako? Sinibat? Pero may mas malalim na pakahulugan yon. Hindi makapaniwala si Tomas na magpapakita sa kanila si Jesus Nazareno. Dahil alam niya, sinugatan nila si Jesus. Iniwan nila si Jesus. Tinakwil nila si Jesus. Kinalimutan nila si Jesus. Diba, nung mahal na araw, ang yayabang ng mga apostol, mamamatay kami para sa iyo. Sasama kami sa iyo, anuman ang mangyari. Hindi ka namin iiwan. Pero ano nangyari nung Biyernes Santo? Nagtakbuhan silang lahat. Iniwan nila si Jesus sa krus. Nag-iisa. Alam nila, sinugatan nila si Jesus. Kaya hindi sila makapaniwala. Babalik ba yung si Jesus sa atin? Pero ano pinakita sa Ebanghelyo? Nakapinid na ang pintuan. Nagtatago na sila. Si Jesus pa mismo ang naghanap at pumunta sa kanila. Yung sinugatan nila, ang siya pang nagpunta, nagbigay ng kapayapaan at nagpatawad sa kanila. Kaya hindi makapaniwala si Tomas. Kasi itong taong sinaktan nila, ito pa ang pumunta sa kanila. Kung ikaw ba'y sinaktan, pupuntahan mo pa ba yung nanakit sa'yo? Siguro kung pupuntahan mo para gantihan, para usigin. Nung nagpakita si Jesus sa Sareno, hindi ba niya sabi, nasa na yung mga mayayabang na nagsabing di ako iiwan. Nasa na rito yung nangako na mamamatay para sa akin.
pero hindi siya nanumbat. Ang ibinigay lang niya, awa at kapayapaan. Kaya nga napakaganda ngayong linggong ito. Ipinagdiriwang natin ang Divine Mercy Sunday. Ipinapaalala sa atin, bagamat sinusugatan natin si Jesus, lalo na sa ating mga kasalanan, hindi siya papipigil na abutin tayo, patawarin tayo, at pabalikin tayo sa kanyang puso. Baka kaya nagsisimba ka ngayon, gustong sabihin sa iyo ni Jesus sa sareno, mangumpisal ka na, magsisi ka na, huwag kang mag-alala, kahit marami kang sugat na ibinigay sa akin, patatawarin kita. Opo, hinanap ni Tomas ang sugat upang matiyak niya ang awa at pag-ibig ni Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, ito po yung ating ipagdasal. Sama-sama tayong dumulog sa ating minamahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, nababanaaga namin ang iyong sugatang mukha, puno ng paghihirap at pagtitiis. Ngunit hindi mo ito alintana sapagkat labis ang iyong awa at pagmamahal sa amin. Salamat po sapagkat bagamat kami sugatan, binibigyan mo kami ng pag-asa. Salamat po sa mga sugat na natatamo namin sa ngalan ng pagsunod sa iyo, sapagkat ito ang paraan namin para makaisa ka at makasama ka. Mahal na pong Jesus Nazareno, patawad po sa mga pagkakataong sinugatan namin kayo dahil sa aming mga kasalanan. Sa mga pagkakataong pinili namin ang aming pamamaraan at hindi ang iyong kalooban. Salamat po Jesus Nazareno, hindi ka nagsasawang abutin kami at patawarin kami. Idinudulog namin sa iyo ngayon ang mga nangangailangan ng pagkakasundo, ang mga mag-asawa, ang mga pamilya, ang mga samahan na kailangan tanggapin ang iyong awa at kapayapaan. Mahal na pong Jesus Nazareno, patawarin niyo po kami lagi, basbasan niyo po kami lagi, at ihatid niyo po kami sa iyong kaharian. Amen. Aleluya. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ng awa at pag-ibig sa atin. Ang ating tugon, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Madama at maranasan nawa ng bawat mananampalataya ang awat habag ng Diyos sa pamamagitan ng matiwasay na pamamahala
at paglilingkod ng Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, reliyoso't reliyosa, manalangin tayo. Maawaing Diyos, tinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, tinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa, ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, tinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, tinggin mo kami. Tahimik nating idalog ay iba nating kahilingan. O Diyos, tungayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsapalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang pag-aain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sandibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
Mamaya po, pag itinaas ko yung katawan at dugo ni Jesus Nazareno, dalawang dasal sa katahimikan ng ating puso ang ialay natin, ang mga dasal sa araw na ito. Ang dasal ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. At ang ikalawang dasal na itinuro mismo ni Jesus kay Santa Faustina, Jesus, I trust in you. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yung inibot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaysa na mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Teresita ng Batang Jesus, ni Santa Faustina Kowalska, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at sinasabi mo sa amin ngayon lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung ika'y sinusugatan namin dahil sa aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nagdududa sa iyong pag-ibig at kapangyarihan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesucristo, sugatan ngunit maluwalhati. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
nananawagan, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Easter Recollection sa darating na April 18, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Most Reverend Jacinto A. Jose D.D., Obispo ng Urdaneta, Pangasinan. Maraming salamat po. Mga paalala, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong puntulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, noodles, delata at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan at nasalanta. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin na magmalasakit at tumulong lalo na sa mga sugatan nating mga kapatid. At ngayong linggong ito ng dakilang awa ng Diyos, huwag tayong matakot masugatan sa ngalan ng kabutihan at katotohanan sa pagsunod kay Jesus, sapagkat ang mga sugat na ito ang magpapalapit sa atin sa Kanya, ang magiging patunay na kaisa natin siya hanggang sa kaluwalhatian ni Jesus Nazareno. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang Diyos na tumubos at kumukup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa ng muling nabuhay na Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.